And he said unto them, Unto what man were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is, on Christ Jesus. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. And he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. But the men by thirst were hardened, and believed not, but spake evil of that place before the multitude. He departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one tyrant. Sabay-sabay po, 10 and 11, there you go. And this continued for the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks, and God wrought special miracles by the hand of Paul. Let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, may mag-aaral. Susundan namin ang buhay ni Paul, Panginoon, ng ministry. We pray na kami po ay matuto ngayong hapon muli. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay, ready na makinig? So again, anong rules natin mga bata? Ha? Anong rules natin? Dito pala si Hela. Hela ba? Sorry. Helen. Habi. Habi. Yan. Sorry ah. Oo nga, okay lang. So dito na tayo last time ay umalis na si Paul sa Ephesians, pero marami po siyang ginawa doon. Okay? Mag-aralan po natin yan dyan. And actually, may title tayo din sa YouTube. Ano ulit ang ano natin? Rules natin dito? Especially sa mga bata. Actually, lahat naman eh. Ano rules natin? Pumunta kayo dito, anong gagawin nyo? Okay, nagkanina, nagkantahan tayo, nagpray. Kung mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos, anong gagawin natin? Nakikinig, okay? Walang daldalan, walang mag-iingay, walang kukwentuhan, okay? So, saglit lang naman ito, isang oras lang. Most. At most, okay? So, yun, nangyari. So, nung umalis na siya doon, syempre, saan siya pupunta? So, nakita natin so far na yung buhay ni Paul ay patalon-talon siya ng lugar. So, kasi po, para maintindihan natin ang naging ministry ni Paul, di siya exactly katulad ng iba. Na doon lang sila, magpapasto sila. Sino pala to? Kalimutan ko. Dito ka na Sunday, di ba? Pahala mo? MJ. Okay. Tagal mo din nakatin, no? Kumusta? Ngayon? Ngayon bumalik kayo dyan. Dahil nyo palang bahay. sige. So, si MJ, yan. So, si Paul ay evangelist missionary siya. Okay? Ang ginagawa evangelist. So, hindi siya pastor kasi ang pastor kailangan may asawa at mga anak. Ganun ang pastor. So, si Paul ay hindi naman siya less than any other minister, no? Kasi nga, siya nga daw yung the greatest apostle according to some. Kasi nga, ang daming ginawa ni Paul. Ano ba yung mga ginawa ni Paul? Dati siyang loko-loko, di ba? So, pero, matay tao pa. Pero nung siya'y naligtas, binago siya ng Panginoon, nabaliktad naman, no? Kung ano yung ginagawa niyang kalokohan dati, talagang sina... Kaya siya rin yung nagsabi nung ano eh, sabi sa, tingnan natin, 2 Corinthians... 10. 5? Or 6? Ayan, sa 6, sabi dito, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Ano sabihin nun? Kasi alam niya, dati, loko-loko siya. Di ba?
Parang yung parang ginagantihan niya yung Panginoon, no? In a positive way. Hindi niya, di ba, dati niyang kinalaban ng Panginoon, pero ngayon, handa na siyang magsunod, may pambihira. Talagang todo na rin siya. Nakita niyo yun, mga bata? Kaya kung minsan, in-expect ko ngayon, makulit kayo. O sana pag natuto kayo, di ba, kabaliktara naman. Kasi hindi sapat yung ano, dati kang loko-loko, tapos naligtas ka, tapos parang wala lang, parang ganun. Si Paul, talagang ginawa niya, inakita niyang ano, nagsisi talaga siya. Amen? At ngayon, nasa tama na siya, ay todo din siya sa paggawa niya ng tama. Amen? So kaya, ganun yung makikita natin kay Paul eh. So, yun nga, missionary evangelist. Ang dami niya pong in-establish na church to the point na, yun nga, nasa Acts 18 na tayo. Saan siya nagsimula ba at pinakilala? Sa Acts, sa 7, nabanggit siya doon. Sa 8, pero bumalik yan kay Paul, di ba? Kay Peter pala. And then, alam ko sa 10, starting ng 10, puro Paul na yan hanggang 18. So, bidang-bida si Paul. Pero dahil nga nagpapagamit siya sa Diyos. Amen? Amen. Kaya kayong mga bata, ang kulit, lagi yung sinasabi ni Pastor, ang kulit ko. Di ba? Eh, totoo naman eh. Ano nga gawin natin? So, yun nga, baguhin nyo yung dapat baguhin. Amen? Tapos, makikita mo, dati sinusita ko, ba't ngayon hindi na? Eh, kasi hindi ka na makulit eh. Di ba? Di ba? Ganun lang yan eh. Hindi naman ikaw yung laging magulo ka dati ngayon, maayos ka na, tapos, hindi, gusto ko, asarin ko pa rin si, ano, hindi na. Pag nag-ayos ka ng buhay mo, tulad ni Miguel ngayon, good boy na to eh. Kaso pag nababate minsan, mungkulit eh. Ganun, ha? Ganun tuloy-tuloy na, di ba? Yan. So, ganun po si Paul. Ganun lang nangyari kay Paul. So, evangelist siya, pupunta siya isang place, mag-establish siya ng church, mag-preach siya doon, tuturuan niya. Pag okay na siya, alam na, kaya nyo na. Diyan yung Bible. Tuloy-tuloy na lang yun. Mag-evangelize, soul winning na sila. Alam na nila, sige. Okay na kayo dyan. Ganun yung ginagawa niya. So ngayon, dito na tayo sa Caesarea. Okay, nabasa niyo yung kanina. Caesarea yan, ha? Caesarea. Parang Caesar, parang silent E-A. And gone up and saluted the church, he went down to Antioch. So, bumalik lang siya Antioch sa kanilang headquarters. And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening the disciples. So, again, kaya na-establish niya yung mga churches, hindi niya basta-basta iniwanan din. No? Iniwanan niya na, pero may mga tayo na binibisita niya. So, sa panahon natin ngayon, kaya minsan, di ba, kinakamusta ko kayo isa-isa. Yung sinachat ko dito, minsan, di ba, pag nawawala si ano, bakit lang, mga bata pa kasi, kinakamusta ko, yung kumusta? Hindi na kita nakikita, di ba? Napansin nyo ba yun? So, hindi ko sinasabi may obligasyon kayo sa kay pastor, hindi naman obligasyon kay pastor, pero sa Panginoon, para lumago kayo, lalago ba kayo na mag-isa lang kayo? Hindi kayo nag-church? Nakakalimutan nyo yun. Baka yung iba nga, nakalimutan ng ligtas pala sila eh. May mga ganun. Sobrang nahadlangan. Ilang taon na lumipas, hindi na nag-church. Hindi mo alam kung anong ginawa, kung ligtas ba talaga o hindi. Ngayon, kung tumanggap talaga, ligtas kayo. Walang duda dun. Pero, nakakalimutan. Marami kayong makakalimutan. Tapos yung mga pangako ng Diyos, hindi nangyayari sa inyo. Kasi nga, kailangan nagtuparin ng Diyos yung pangako niya sa mga nagtatapat. Okay? Kaya ganun po si Pastor minsan, huwag niyong, ano, ito, inakamusta ni Pastor, hindi naman ko siya tatay. Spiritual lang ang kinakamusta ko sa inyo, hindi yung kailangan niya ibang bagay. Amen? Pero ibang bagay din minsan. Kasi nga, kamusta kayo, binahaba kayo dyan. Itong si Gila, ang laki na ni Gila. Gila ba? Jela. Hindi ka na umingiti. Dati, magandong kami, ngiti ka ng ngiti. Baliktad ah. Astor, simba na kami. Ngayon, nandito ka na. Hindi ka na umingiti. Si Miguel din. At baliktad. Si Inigo din, dati, masayahin to eh.
Kaya kinakamusta kayo para malaman ko yung state ng inyong... Ngayon, iba, hindi ko na masyadong kinakamusta kasi alam ko okay na eh. So, minsan-minsan na lang. Mas maganda po yun. Hindi kayo burden sa pastor, di ba? Kaya, alala ko nung bago rin ako ganun. Talagang ultimo attendance, kakamustahin ka. O, kamusta? Wala ka na naman sa church. Laging ganun. Kung naasal ka, lagi kang kinakamusta dahil wala ka sa church, edi umaten ka, tapos hindi ka nakakamustahin kasi okay ka na, di ba? Ganun lang yun. So, kahit sa mga anak ko, pag okay naman, hindi sa hindi kinakamusta, pero ibig sabihin, yung ginagampanan mo na yung ginagampanan mo eh. Dapat expected sa'yo. Amen? Masabi dyan, strengthening the disciples. So, ganun po kayo. So, naintindihan nyo ba yung sabi ko ditong malakas kayo sa pananampalataya? Naintindihan nyo ba yun? Anong itsura ng isang taong, isang Kristiyanong malakas sa pananampalataya? Anong sabihin na? May pagsubok. Kunwari, ano ba? Nabaha. Diba? Anong ginagawa ng taong Kristiyanong malakas sa pananampalataya? Sige nga, Miguel. Pag malakas ka, anong ginagawa mo at hindi mo ginagawa? Ha? Pag maglalasing, okay. Pag naglalasing ka pa, ang hina mo nun, sobra. Oh. Bakit daw sila naglalasing, di ba? Kasi, mawala yung problema. Hindi naman mawala yung problema, di ba? Pero mahina ka nun kasi kailangan mo ng alak para maka... Hindi. Mahinang-mahina ka pa nun. Eh, malalakas, anong ginagawa? Tsaka hindi ginagawa. Malakas na Kristiyano. Siyempre, nag... Masayahin, tama yun. Kasi pag may pag-asa ka sa Panginoon, hindi yung konting problema. Simangot ka na naman. Di ba? Ay, umulan. Parang yung inapanood ng mga bata. Ano yun? Rain, rain, go away. Hindi maglaro ka sa loob, di ba? Mag-aral ka, magbasa ka ng Bible, magkabisado ka. Yung iba sa inyo, hindi pa nakakapagkabisado, ha? Yung iba sa amin, dami na nakabisado. Iba, nabasa na yung buong Bible. So, ano pa ginagawa ng malakas na Kristiyano, Pamela? Yun, di ba? May problema o wala, may blessing o wala, kailangan ko na salita ng Diyos, kailangan matuto, eh, may church time ngayon. Saan ako? Dapat. Sa church ka dapat, di ba? Kasi malakas ka na, magpapalakas ka pa. Eh, di, may sigawan na naman ako dun eh. Nasigawan ako ni Pastor, anong gagawin ng malakas na Kristiyano? Hindi na mag-church, di ba? Hindi ganun. Tatahimik, alamin mo ano yung mali mo, bakit kasi nabiyan. Yun ang malakas, parang lagi ang illustration kahit sa mga kanta natin, mga sundalo, di ba? Ito yung battle eh. Laban yan. Nasugatan ka ngayon. Iyak na. Ganun ba sundalo? Hindi. Nasapak yan. Laban lang. Kasi yun ang trabaho mo eh. Lumaban. So mga Kristiyano, ganun ang trabaho natin. Hindi to ano lang, happy-happy. Ang buhay Kristiyano, yung totoo ah, yung totoong Kristiyano, walang isang araw na hindi ka lalaban. Lagi kami paglalabanan. Tandaan niyo mga bata. Lagi yan. Si Pastor, mukha lang parang walang laban. Kasi nga, alam ko na kung paano dalin eh. Tandaan niyo ba yan? So, yun. Lala ko si Pastor, ganun yun. Kahit ano, lagi nakangiti yun. Kasi wala eh. Dito wala sa Diyos. May problema ako ngayon. So, what? Diba? Mga kataos tayo. Ganun yun. So, hindi yung malungkotin ng Kristiyano. Hindi tama yan. Ano pa yung gusto mong sabihin? Natanungin ko. Si Inigo, ano yung malakas na Kristiyano? Anong ginagawa at saka hindi niya ginagawa? Mainly ka dun. Ah, sige, Miguel. Nakaisip na si Miguel. Go. Yun. Kaso busy ako eh. Kaso kailangan ko mag-aral pa rin, di ba? So, babasahin niya, paglalaban niya yan, oras na yan, di ba?
So, sino dito araw-araw nagbabasa Bible? Huwag nyo lang tayo sa kamay nyo. Pero, ano nyo na yun? Dapat may oras kayo. Diba? So, paglaban mo yun. Eh, kaso, gusto kong maglaro eh. Ano yan? Diba? Ganun lang yun. O, sige, sino pa? Inisip ka na? Wala pa rin. O, Peter, tawa-tawa ka dyan. Ano yung malakas na Kristiyano? O, yung mahina. O, anong itsura ng mahinang Kristiyano? Ba't sabi dito, pinapalakas sila? Ba't sila papalakasin? Ha? Ano yung ginagawa ng mga mahinang Kristiyano? Ha? Nahihiya. Na ano? Nahihiyang? Ano nga nahihiya nga saan? Na? Saan? Nahihiya pumunta sa church. Sobrang hina naman nun. Pwede rin yun, no? Kasi nangihina kayo katulad ni, naalala ko talaga si Kenneth eh. Diba? Pag may kasalanan ka, hindi ko sinabing ganun, ha? Hindi ko alam eh. Pero kunwari lang, di ba, may kasalanan ka kunwari, di ba? Okay, napagalitan ka na nanay mo, alam ng church. Eh, sinabi pa ni Pastor, Reden, utala si Reden, eh, pinagalitan po eh. Alam ni church yan, hindi na ako pupunta. Diba? Pag mahina ka, diba, OA naman yun, eh, lahat naman kayo napapagalitan. Lahat naman ng bata, eh. Si Prince, napagalitan. Nahihiya na mag-church. Mahina ka. Ako po, dati, napagalitan din, no. Ang inisip ko lang nun, kailangan ko ng church, eh. Tapos, mahihiya-hiya ako. Diba? Mapapabuti ba ako, no? Lalo akong mapasama. Lalo ka mapasama kasi, 'di ba? Pag hindi ka nag-church, lalo ka mapasama. So, ano gagawin ko kahit nahihiya ako, nilabanan ko yung hiya na 'yan, 'di ba? Naisip ko eh, ang gusto ng Diyos dito ako. May sabihin man 'yung ibang tao, eh bahala na sila sa buhay nila, 'di ba? Kanya-kanya naman tayo ng buhay eh. 'Di ba? 'Yun ang totoo. Eh, mahilig naman sa chismis, mahilig sa buhay ng ibang tao, mga hindi rin maka-Diyos yun eh. Diba? So, sila mahiya, diba? Pag ako, inaayos ko yung buhay ko, hindi ako dapat mahiya. Amen? Ang dami kong input sa inyo. Sino next? Si Len. Ano yung malakas o mahinang Kristiyano? Anong gusto mo? Example. Ha? Meron kang maisip. Sino pa? Joshua. Mahina boses. Ha? Sino? Kahit sino? Si Len, mag-isip ka. Si ano? Si Jackie. Mahiyain. Ano pa? MJ. Naisip kayo? Ikaw, malakas ka ba? Kristiyano? Isipin nyo lang yung sarili nyo eh. Nakakuha na kayo ng idea eh. Eh, daddy? Yung malakas, oh. Yan, nagsaserve sa Panginoon, diba? Hindi madali po yan. Nag-uumpisa ka lang maglingkod sa Diyos, may kumukunta na agad yan. Sigurado yun. Kaya yung iba nagkukwento eh. Eh, mag-serve na tala na ako kasi yung kasama ko, yung andahe mo sinisisi. Lingkod ka na lang sa Diyos. Eh, inahadlangan nga ako eh, nung ano ko, yung kalaro ko eh. Kinukulit ako. Anong ginagawa? Dinadaldal ako. Oh. Ano ngayon? Hindi ka malalaban? Paano mo paglalaban yan? Prince. Paano mo paglalaban yung pananampalataya? Ligtas ka na ba? Hindi pa? Eh si Reden, ligtas ka na ba? O paano mo paglalaban yung pananampalataya mo sa may dumadaldal sa'yo? Walang tayong makinig! Ano? Paano mo lalaban? Huwag mong pansinin. O kaya pag talagang makulit, sikuhin mo.
Masyado masakit. Pero kitang-kita naman ni Pastor yan eh. Kitang-kita ko yung lahat dito. Diba? Kung makulit siya, siya na lang, diba? Mahina siya eh. Sobrang hina niya. Parang ano, kahit sana, sa classroom, diba? Sa school. Ngayon, magbabay kami ngayon eh. So, minsan, pag mahina yung kasama mo, iwanan mo na lang kung masyado kang, ano, diba? Ngayon, kung hindi ka magmamadali, di hintayin mo. Pero may mga ganon. Yung mga mahina, meron tayong preaching dito nun eh, the weak Christian. Kasi ang daming mga mahina, tapos hindi inaamin, mahina pala sila. Nagpapanggap pa. Meron kasi ako na-meet na ganon. Ang inaano niya, pinoproject niya, malakas siyang Kristiyano, puro praise the Lord. Pag-usapan Bible, ay, ayoko niyan. Ano yun? Malakas bang Kristiyano yun? Ano lang yun? Malakas lang saan yun? Malakas sa mahina. Malakas. Malakas sa ganyan, sa dada. Diba? Daming yung mga churches ganyan, ganyan ang pattern nila eh. Hindi nila pag-uusapan yung mali. Lagi tanggap ng tanggap. Oh, okay kayo dito, okay kayo dito. So, yung mga ano, hindi sila nasanay ng pinapagalitan. Kino-correct sila. Eh, parte ng buhay natin yun eh. Saan ka nakakita naman ng Kristiyanong first day pa lang, paganoon agad. Matured agad. Kunwari lang yun. Eh, kung tunay kang pastor, kita mo rin dapat yun eh. Amen? Ayan. So, si Prince talagang ano to, mahina ba attention span mo? Mahina. Pilitin mo lang. Ito ka lang, tingin ka lang sa akin. Yan lang muna gawin mo. Kahit di ka nakikinig, nakatingin ka sa akin. Practicein mo yun. Ayun, yung nasa likod yun, nakikinig eh. Okay, so yun yung ginagawa ni Paul. Ginagawa ng likod ng Diyos, kayo din mismo. Kung may kilala kayo, kaibigan mo, nangihina, anong gagawin mo? Ha? Akayin mo, katulad yan. Oh. Huwag tayo maingay, mainig tayo sa salita na. Ganon. Diba? O kaya, yan, si kapatid mo ayaw mag-church. Bakit? Oh. Akayin mo siya, amen? Kaibigan mo yan eh. Dati gusto natin sa church, bakit yan? Ano nangyari? May problema yan, hindi yan, lahat ng bagay may dahilan. At walang dahilan na matagal na yung kautosan sa Bible na umattend sa church. Tapos ngayon pa tayo panghihinaan, di ba? Walang dahilan na liliban tayo, wala. Absolutely wala. Busy, gawin mo yung ibang araw, gawin mo na ibang panahon. Ano pa? Yung madalas nga sa amin, ano, wala ang pamasahe. Maglakad. Pero bira na gano'n, di ba? So ano pa? Maglalaba ako, laban mo yan mamaya. Mag-aaral ako, may time pa mamaya. May trabaho, hindi naman tayo 24 hours sa church. Ano pa ang excuse? Naibisita po ako, dalhin mo sa church. Ano pa? Birthday ko po, di mag-birthday ka sa church. Nabati ka pa namin. Masaya pa kami. Hindi naman kami, ano, hindi naman kami magpapalibre kung wala ka talaga eh. Di ba? Ano pa? Tagal natin dito ah. Ganun yun, pinapalakas. So, party yan, binibisita, kinakamusta, bibigyan ng verse na appropriate. Tulad niya, namatayan. Eh, mahirap yun. Namatayan na ba kayo ng mahal sa buhay? Paano mo encourage yun? Ang hirap nun. Ano sabihin mo? Kung ligtas yung mahal mo sa buhay, o di hinihintay ka na dun. Huwag ngayon muna. Mag-ipong ka muna ng reward, sabihin mo. Gusto niya, nasa langit na siya. Gusto niya ba, nangihina ka? O. Ba't pa hina-hina ka dyan? Pinagalitan. Ang dami yung pwede mo encourage yung tao. Amen? Ang pinakamahirap niya, may yaman, yung walang problema sa buhay, yun ang mahirap. Pero pwede pa rin, no? I-challenge mo, sabi sa... Sabi ni Paul, di ba? Timothy. Mayaman masyado yan, sabi mo, huy! Ang ginagawa mo sa kayamanan mo?
Masyado kang ano, nanghihina ka na dyan. Sabi ni Paul kay, you know, charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, nor trust in uncertain riches. Sinasabi niya. So, wag kayong, ano, hindi kayo dapat mahiya na sabihin, ay, pinagpapala siya ng Diyos, bakit niya sabihin? Sa church, hindi ganun. Dapat kinikilala mo mga tinatansya mo yung mga kapatid mo. Itong kapatid ko, lumalakad ba ng maayos? Pag hindi umatin sa church, hindi maayos yun. Pag masyadong mayabang, hindi maayos yun sa Diyos. Amen? Pag nakikita mo, masyadong madaldal, ano pa, nag-chichismis, hindi maayos sa Diyos yun, yung taong yun. So, kaya ikaw, kung makakatulong ka, kung di mo talaga alam gagawin mo, sabihin mo kay pastor, hindi mati siya pag-chichismisan. Kaya lang kailangan minsan malaman ni pastor yan para matulungan. Amen? Hindi po ako mahilig sa chismis. Asal nga ako dyan eh. Hanggat maaari nga, gusto ko, hindi ko na malaman yung mga problema sa buhay niya eh. Kung pwede. Pero minsan nga, kailangan para matulungan kayo. Amen? So, yun lang yun. So, sana ano yan ha? Ministry din yan. Ministry yan, yung encouragement. Kung magaling kayo mag-encourage, you will make a difference sa buhay ng isang kapatid. Minsan, di naabot ni pastor. Diba? Pero ikaw, nakita mo, nari, si, yan, si Chelsea. Encourage yun. Thursday and Sunday, andito tayo. Why not Thursday din, diba? Lalo nga, pag choir ka, dapat lagi ka sa church talaga. Kasi pag aawit ka dyan, parang mayiging, ano niya, mayiging plastic ka dyan, ganda ng inaawit mo eh. Tapos, yung buhay mo hindi nakaayos. Amen? So, yan. Okay? So, sana habang nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, napapalakas ko rin kayo. Amen? So, pero pag ano, minsan pag wala kayo dito, ang hirap naman nun. Puntahan kayo isa-isa. Diba? Minsan-minsan. Okay. So, dito tayo. Move on tayo. So, ganun lang yung lesson doon. So, ngayon, ito na tayo kay Apollos. So, a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Okay? So, doon galing si Paul. Anyway, si Apollos, pag sinabing eloquent, ano yun? Magaling magsalita. Nakakita na ba kayo ng tao magaling magsalita? Malinaw. Diba? Magandang pakinggan yung mga ganung tao eh. Ganun ba si Pastor? Sinusubukan ko. Ha? Magaling, di ba? Oh, yun. Scammer. So, iba kasi yung iba yung attitude mo, iba yung kung maka-Diyos ka ba o hindi, iba yung magaling ka magsalita. Pero maganda niya, maka-Diyos ka at magaling ka pa magsalita. Yun ang maganda. Amen? Ako yun, ganun yung sinusubukan ko. Okay? So, iyon si Apollos. Okay? Sabi dyan, mighty in scriptures. Ano yung sabihin ng mighty in scriptures? Malakas siya mag-bit-bit ng Bible. Ganun ba yan? Nakita niya ba yung malaking Bible? Nakita niya na ba yan? Yung 16:11. Hindi yan. Ano yung sabihin ng mighty in scriptures? Marunong, maraming alam. Diba? So, positive ba yan? Negative? Iisip pa. Maganda ba yung marami ka alam sa Bible? Opo. Oh, yan. Positive yun. So, this man was instructed in the way of the Lord. So, sabihin, talagang tinuruan siya. Hindi natin sinabi dito kung may formal study siya, di ba? Pero hindi naman kailangan. Ibig sabihin lang nito, siguro either yung magulang niya, basta may nagturo sa kanya. Talagang tinuruan siya. Hindi lang siya yung natuto sa sarili niya. So again, kaya ito yung maganda dito mga kapatid ha. So si pastor nyo, hindi ako masyadong bata ako, Catholic kami. So hindi ako masyadong nataniman nung bata pa ako. So lamang kayo sa akin ngayon. Gusto nyo ba yun? Ay, bata ka pa. Kunwari, si... Ito, si Ezequiel. Kunwari, nagtapato tuloy-tuloy sa Diyos. Nako, talang-talang mo si pastor. Diba? Kasi ako 20 na ako naligtas, 21. Tanda ako na nun.
Sakala akong nasyaran, sakala akong naging Kristiyano, sakala akong naligtas, nakapunta sa Baptist. So, maganda yung bata ka pa, ini-instruct ka na. Alam mo na to, alam mo na yan. Yan. So, ganun po si Apollos. Hindi naman sinabi dito yung ibang details. Pero sabi nyo, being fervent in the spirit. Ano yung fervent? Fervent. Puspos or kinalaman to sa ano eh. Pagiging mainit, di ba? Hindi natin yung basic definition. Alam ko, mainit ang ibig sabihin nito eh. O, inyong... No, very hot, glowing. Okay. So, dahil nag-iinit. Ano yung sabihin ng mainit kang Kristiyano? Ha? May lagnat ka ba? Hindi, yung sabihin, active ka, di ba? May church ngayon. Sige, sali ako. May soul winning, sali ako dyan. Ay, may kwenta tayo. Pasali din ako dyan. Ano ba? Ganun yun. Maganda po yun. So, ganun po si Apollos. Men, so ako, nung bagong Kristiyano, ganun din, sinaliyan ko din lahat. No? Pwede kong saliyan. Salamat na lang sa mga magulang ko, syempre. Kaya maganda pag yung magulang nyo, supportive, di ba? Anak, saan ang gusto? Sa church? Ah, makakabuti yan sa'yo. Sige, go. Kaya lahat, sinaliyan ko din nung, ano ako, sa school, may activity dyan. Sige, sinaliyan ko. So, nakikita ko yung mga dapat kong makita, matutunan. CAT ako noon, merong drum and lar, merong lahat na. Basta kaya pa ng oras ko. Yun lang, naging jack of all trades ako, master of none. Alam nyo ba? Okay din eh, okay din eh. So, ba't ba tayo napunta doon? Kasi mainit, di ba? So, ayun, sa church, lahat sinalihan ko din. Choir lang naman yung medyo, ano eh, talagang, pero wala kasing masyadong soul. Meron din, pero malayo kasi kami sa church. Kaya, hindi ganun ka, ano. So, salihan nyo lahat, amen? Lahat ang mabuti, okay? So, sa church natin, ano ba yung, ano dito, choir, ano pa? Soul winning po tayo, la, ina-announce naman natin dito yan, eh. Kung di mo, ano, kung malapit ka dun sa place, dapat automatic na yun. Pag nag-soul winning sa Lagundi, andun si Len, siyempre, eh, hindi pwedeng wala. Pag nag-soul winning sa Baybay Sapa, ang dami nyo. Okay din yun. Diba? Eh, may bike na tayo ngayon. Sino yung mga nakabike kanina? Oh. Pwede tayo mag-soul winning kung saan natin. Banaba. Hindi mahirap. So, yun yung fervent. Okay, active. Mainit. Hindi yung lalamig-lamig. Ano ba yung tsura ng lalamig-lamig? Oh, church na tayo. Uy, kakantahan na daw. Alam mo yung... Ngayon, kasi hindi nauso yung mga mantigang ano eh. Dati nung panahon namin, may mga mantiga kami dati. Tumitigas yung ba? Ngayon, hindi ko alam ba't yung mantiga ngayon, hindi na tumitigas. Ano nangyari? Tumitigas pa rin ba yan? Ito pa. Dati. Animal. Hindi nyo tuloy nakita. So kaya pag natutulog ka doon, uy, tulog bantika ka. Ganun yung ano dati. Ibig sabihin, ginigising mo, ayaw magising. Parang yung mga inyong member din, ganun. Uy, soul winning na tayo. Uy, church na. Uy, kantahan na. Uy, uwian na. Ayun, mabilis pag-uwian. Pangit naman, di ba? So, dapat pagbasa ng Bible, tayo na, tayo. Iba sa inyo, patayuin pa eh. Uy, tayo na daw. Ay, ako, pulang ako. Ang ewan eh. Huwag mo sanang matawa kayo ng ganun, ha? Ay, mga batang lalaki especially. Ay, dapat ang pinaka-active. Alam nyo ba yun? Malakas kayo eh. Gamitin niyo yan sa maayos. Amen? Amen. Kasi sabi ko sa iyo, kung ayaw niyo naman sa church, eh, ba't andito kayo? Huwag na kayo dito. Ay, isa naman influensya niyo, iba dyan. Pati yung mga anak ko, minsan nakikita kayo eh. Eh, sinasabi ako itong mga to, parang,
Paano na yung taga-baybay sa pa, niloloko lang namin yung cases. Kaya iba naman, mabait naman, di ba? Yung maayos ang gayahin nyo, ha? Dapat nga kayo ang model, eh. Amen? Mainit sa pagsunod. In the spirit, okay? So, alam niyo yung Bible. Sunodin siya, active siya. And he spake and taught diligently. Ayun, alam mo, diligent. Masipag na naman. Kasi po, isa sa mga mahirap gawin yung magturo. Yung turo na may resulta talaga, hindi yung turo lang na basta turo. Eh, basta nagtuturo siya, oh. Ang resulta ng pagtuturo, yung tinuturoan mo, natututo. Hindi yung natututong magwala. Kasi hindi ka rin marunong. Diba? Sa school nyo kasi minsan, ano yan eh. Meron din silang motivation dun, ipasa na lang kayo lahat eh. Pero dito, hindi ganun. Naawa yung iba, diba? Hindi ganun dapat eh. So, again, sino yung pinag-usapan natin? Julia? Sino yung pinag-usapan natin? Ashley? Si Apollos. Okay, hindi na sa Paul to ha. Isang another character. Dinidescribe siya, maayos siya. Matalino. Talagang tinuruan. Mainit. Magaling magsalita. Marunong sa Bible. Maraming kabisado siguro ng memory verse to. Diba? Iba sa inyo, ba't di nakatapos? Nangyari? Si Reden, nakatapos ba si Reden? Nakailan si Reden? Lahat. Si Prince? Lima. Si Neil? Apat. Si Neil? Ani. Si Ezekiel? Yun, tapos. Next ano, si RD naman, ano? Yan ang may mga accomplishment kayo. May picture, hindi ko pa na-publish, na. So, yan ha. Kaya sabi dito, knowing only the baptism of John. So, nakita niyo puro positive, eloquent, mighty, instructed, fervent, diligent. Pero yung bandang huli, ayun. Okay, mainig. Kaso sabi dito, ito na yung negative eh. Knowing only the baptism of John. So, naalala ko, mayroon tayong preaching na ganito. Ang title nun is, ayan, The Way of God More Perfectly. Alala niyo yan? Si Apollos yung bida doon, no? So, anong sabihin ng knowing only the baptism of John? So, ibig sabihin, mayroon pa palang ibang baptism. Siyempre, di ba? So, again, sino yung mga nabaptize dito? Nabaptize? Ay, nabaptize na yun, no? Ito, hindi pa pala, no? Ano yung baptism? Ba't tumataas ka? Baptize ka na ba? Hindi pa. Saan ka nag-baptize? Saan ka nag-baptize? Ah, hindi dito. Dito lang sinasabi ko. So, ano yung sabihin ng baptism? Di ba, nakita niya, kaya pinapanood ko sa inyo yan eh. Isang beses lang ginagawa sa buhay ng isang Kristiyano dapat. Okay? So, minsan kasi iba na nag-baptize. Ibang case yun. Pero isa lang ang ideal. Okay? Yung paglubog sa tubig. Kasi yung ginagaya no, kasi symbolism lang yun eh. Ang isang tao, isang beses lang naligtas. At ilang beses ka ibabaptize? Ha? Isa lang dapat. Diba? Ako, binaptize ako ng baby ako. Binaptize ulit ako malaki ako. Bakit ganun? Ha? Mali yung una eh. Joke time yun eh, Catholic. Baby pa ako, wala pa akong alam eh. Binaptize na ako, mali, di ba? So, ito po, si Apollos, lahat okay na okay sa kanya. May isang bagay lang sa kanya, hindi niya alam yung baptism of the Holy Spirit. Ano tawag doon is baptism? Medyo ulitin na lang natin yung preaching natin dito kasi tama-tama na daanan din naman natin eh. So, ano yung sabihin ngayon yung pinagkaiba ng baptism of John? Baptism of may sinabi yun dito eh.
Baptizing of repentance. Dito ba sinabi yun? Sinabi yun? Ayan, dito ata, ano? Basa natin kanina yun eh. 10? Ayan, sa follow. Baptized with the baptism of repentance. Okay, advance tayo dito ah. So, sino yan? Sino daw yung nag-baptize yan? Si John, di ba? So, kilala mo si John the Baptist? Kaya tayo Baptist. Hindi, hindi. Yung iba kasi tinuturo si John, John the Baptist. May in a way, totoo po yun. Kasi si John the Baptist, sino si John the Baptist? Siya ay pinsan ni Jesus, di ba? Alala niyo, si Elizabeth, tsaka si Mary ay pinsan, so second cousin ngayon sila. Tama ba? Second cousin, di ba? Si Jesus, and then si John the Baptist. So, bakit siya John the Baptist? So, title po yun, bakit? Kasi siya ang talagang inatasan sa Bible, what, siya yung inatasan, aside from the Lord Jesus Christ, na mag-baptize. So, wala pa si Jesus, nagbabaptize na siya. Okay? So, titulo niya po yun. Ngayon, yung lahat ng disipulo, nagbabaptize din. So, anong special kay John? Actually, malalaman natin ito, wala. Okay? Pero kasi, may mas malalim na aral. Ito. Medyo advance tayo. Kamaya, babalikan natin to. Sabi din sa 5:19, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So, yung tamang baptism, ginawa ko sa inyo, ano sinasabi ko? Yung, bago yung buried by baptism, yung ano, with the power vested in me as a man of God, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, kanino ka binabaptize? Sa pangalan ng Panginoon. Pero bakit tatlo? The Father, Son, and Holy Spirit. Kasi nga, iisa lang sila. Sila yung Trinity na tinatawag. Tatlo, pero nagkakaisa. Okay? Gandang aral din to eh. Nadaanan natin sa Sunday School. Basta basically, Trinity, na iniwala sa Trinity ha. Ang Diyos ay iisa lang. Sino siya? Siya yung tunay na Diyos. Pero sila ay nahati sa tatlong persona. Yun yung term. Ibig sabihin, talagang tatlo sila, magkakahiwalay sila, eh, di ba? Si Jesus ay hindi ang Ama. Okay? Iisa na silang Diyos, pero hindi sila iisang persona. Magkaiba sila, eh. Nag-uusap sila. May sarili silang will. Ibig sabihin, nag-iisip sila, nag-decide sila separately. Pero bakit sila isa? Kasi isa lang din yung gusto nila. Parang, wala, kami mag-asawa. Lagi ba kami nagkakaisa? Tao lang kami. So, minsan hindi. Pero dahil alam namin makakabuti sa pamilya, kahit minsan ayaw ni misis, kunwari, huwag tayong bumili ng bike. Eh, gusto ko bumili ng bike. So, sige na nga, bumili na tayo. Nagkakaisa, naintindihan niyo ba yun? So, kaya ang naalala niyo si Jesus na nasa Garden of Gethsemane, nagpa-pray siya, Lord, kung ayaw mo, kung pwede lang, huwag na akong mapako sa cross, di ba? Kaya sabi niya, but thy will be done. Nakita niyo, nag-submit siya sa Ama. Okay? So, hindi sila isang-isa na walang pinagkaiba. Hindi sila ganun. May pinagkaiba sila. Pero still, iisa silang Diyos. Dahil isa lang ang tunay na Diyos. Amen? Medyo mahirap explain, no? Okay. Yan. So, kaya dito, sabi dito, baptize in the name of the Lord Jesus lang. Uy, bakit Jesus lang? Ano ba talaga? Trinity o Jesus lang? O minsan kasi hindi na sinasabi. Yung sinabi kasi sa Matthew 28, talagang inisa-isa niya doon. Pero dito, the name, so isa lang din yun. Hindi lang niya sinabi na ditong, ito kasi ginagamit ng ibang denomination na tawag yung mga oneness ang tawag natin dyan. Si Jesus daw, tsaka yung Father, iisa lang, wala silang pinagkaiba. Okay, nakita niyo ba yung pagkakaiba sa sinabi ko kanina, sa tama, sa Trinity? Pag sinabing wala silang pagkakaiba, mali na yun. Meron eh, yung isa Father, yung isa Son. May pagkakaiba ba yun? O syempre. So ito ginagamit nila, okay, ito mo, the Lord Jesus lang. Pero madali namang explain niya, kasi malinaw na yan sa ibang passages, Trinity. Amen. So, medyo na sideline tayo doon. Pero balik tayo ulit ngayon doon. So, anong pagkakaiba ngayon ng baptism of John and baptism of repentance, which is yung baptism ni John, at saka itong baptism of the Lord Jesus Christ. At saka baptism of
water. Pwede mo sabihin yung kay John ay water kasi, di ba, kitang-kita, baptism water, nilulubog. Yung kay Lord Jesus Christ, Holy Ghost. So, ulitin na lang natin para sa iba. Sana nakikinig kayo. Ayan. Ganito po yan. In a way, isa lang sila. Bakit? Kasi sa Panginoon yan eh. Sabi ng sa Ephesians natin, one baptism, one Lord. Isa lang ang baptism. So, yung pinagkaiba ng spiritual baptism, yan, sinasabi ko na, spiritual baptism yung nangyayari sa inyo pag naligtas kayo. Amen? Di ba, pag sinoluin kayo, kunwari ni Brother James, sinira sa inyo yung gospel. Ano yung gospel? Yung buhay ni Jesus, syempre, yung pagkamatay, pagka-living, muling pagkabuhay ni Jesus, bakit siya namatay, bakit siya nalibing, para sa kasalanan mo, di ba? So, sino ligtas na dito? Paano ka naligtas? Yung sinasabi ko eh. Taas lang ng taas ng kamay eh. Ano yung regalo? Walang hanggang buhay. Okay, tama yan. Kilala ko naman to eh. So ngayon, ay sabihin ko, so yun po actually yung baptism of the Holy Ghost. Okay? Bakit ka binaptize? Kasi binaptize ka ng salita ng Diyos eh. Sino sa inyo dito yung tumanggap na pinasunod lang? Hindi naman, di ba? Lalo yung tunay ha. Pag nag-soul winning kami, kinu-quiz namin yung tao. Inuulit-ulit na yun. Paano ka naligtas? Paano ka naligtas? Paano ba maligtas? Ano sabi sa Bible? Ano yung sabi ng iba? Talagang bubuhusan ka namin ng ano eh. Puro salita ng Diyos. Diba? So, doon ka maliligtas ngayon. Yun yung baptism na nagliligtas, spiritual baptism. Yun yung tama. Ngayon, bakit may water baptism? Sinisimbolize para hindi mo makalimutan. Nilubog ka sa tubig. Ba't kaya ako nilubog sa tubig? Diba? So, hindi mo pwedeng i-deny na isang araw, diba, pumunta ka dyan, yung mga nabaptize na dito, diba, nilubog ka ni pastor. Diba, hindi ka baby, nilubog ka ni pastor, ano ka na, may pambihis ka pa nga, diba? Nagpalapakan pa sila. Hindi mo makalimutan sa buhay mo. Kaya, ba tayo? So, kaya yung baptism ni John, tsaka baptism ng Panginoon, magka-agree yan, nag-a-agree. So, may pagkakaiba ba? Well, katulad ni Apollos, ang alam lang daw niya is yung baptism ni John, baptism of repentance. Okay? Hindi niya alam na, ano, yung sinabi ko kanina, yung spiritual baptism na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na naligtas, yun pala ang baptism of the Holy Spirit. So, meron pa, yun yung magliligtas sa'yo, ha? Pero meron pang another thing. Yung sinasabi niya, indwelling of the Holy Spirit, yun yung naligtas ka. Pag sinabi, indwelling, tumahan sa'yo ang Panginoong Jesus, yung Holy Spirit niya. Okay? Pag nanahan siya sa'yo, ligtas ka na, hindi na siya alis. Pero meron pang isang full feeling of the Holy Spirit naman. E kasi pupuspusin ka, sinasabi kanina. Ito po yung nangyari sa chapter 19, nag-hallow na tuloy tayo. Explain ko muna, tapos mamaya basahin natin, makikita nyo ngayon, mausundan nyo kung ano nangyari. Okay, so yung isang pagkilos ng Holy Spirit, yung feeling, iba na po yun. Pag sinabing puspos, nga, si pastor ngayon, medyo karnal si pastor, mapapansin nyo yun eh. Puro joke, di ba, nag-preach, puro joke. Ano ba yun? Pastor, pagkarnal, magkukwento lang kung ano. Ha? Nag-a-adlib. Okay din naman yung adlib. Basta may kinalaman, di ba? Nagyayabang. Madalas yun eh. Totoo po yun. Yung pastor, para makinig lang yung tao sa kanya, nag-iisip yan ng ano kayang gagawin ko para humanga sa akin to. Di ba? May mga ganun. Okay? So, carnal yun. Hindi maganda yun. Amen? Pero pag puspos ka ng banal na espiritu, puro yung saktong-sakto sa kalooban ng Diyos, sakto sa espiritu ng Diyos, sakto sa Bible yung sinasabi mo. Ganun. So, kayo din. Ganun kayo. Nakikita ko, may mga carnal na naman sa inyo eh. Diba? Hindi naman nakikinig. Sigurado ako, hindi kayo maayos sa Diyos. Siguro, may isip ko siya, oh, Diyos.
Sana naintindihin mo, kaya nga nag-aaral tayo eh. Basta hindi ko maintindihan eh. Makinig ka. Subukan mo yun. Tama ba? Natuto ka na ba na hindi ka nakinig? Hindi, nag-isip lang ako, natuto. Hindi ganun. Kaya nga, doctrine ang tawag dito. Aral. Papakinggan mo yan, babalansin mo yan, papakinggan mo yan, saka ka, matututo. Hindi yan automatic. Walang automatic na natuto. Alokohan yun. Amen? So, nayutuloy ako eh. Naisip mga kulit eh. Makinig lang. Ngayon yung makinig, sa labas na lang kayo. Hindi kayo kailangan dito. Ha? Ulit-ulit na eh. Labanan nyo yan. Sabi ko kanina, example natin, mahina ka ngayon, labanan mo. Para ka nagbabarbel, di ba? Mahina ka ngayon, labanan mo. Bukas, mas malakas ka na. Next day, mas malakas ka pa. Tuloy-tuloy ka lang. Ha? Ganun lang. Labanan nyo. So, yung next na gusto kong sabihin, yung baptism of the Holy Ghost for, hindi na for salvation this time, yung isa is yung pagpupunuin ka na, pupuspusin ka ng banal na spirito. Para saan? Sa Old Testament, pinupuspusin na ng banal na spirito for specific work. Okay, kung na, may gagawin sila. Madalas yung sinabi yun, naalala niyo pa ba yun? Hindi tayo nag-Bible quiz, ha? Sino yung dalawa? Sino yung pinaka-leader doon? Si... Letter B ata yun eh. Bezalel ba yun? Natingnan natin, hanapin ko ah. Filled with the Spirit. Bezalel ata yun. Ayan, natingnan mo. Bezalel. Oh, kita niyo. Sino? Aholiab. Yan. Aholiab. So, bakit sila finifill ng Holy Ghost, Spirit of God, for a certain work? Katulad nga, ano yung sinabi doon? Gagawa siya ng, yung mga gagawin niya, yung sa priest garment, yung sa temple, later sasabihin sa Hebrews, yun ay figure of things to come. So, importante yun, yung mga nakakita lagi nung temple na yun, hanggang ngayon, kahit sa tininong sa Wikipedia, lahat sila, inuulit nila yun, sinusubukan nilang i-recreate. Kasi nga, merong certain, ano yun eh, pinipicture nun yung mga sa langit na totoo. Okay? Yung totoo. So, yung ginawa nila, mga ginto, mga copper, ba't ito silver, ba't ito ginto, ba't ito ganyan. Napaka-importante nung kaya, pinuspos siya ng banal na spirito, para gawin exactly yung dapat na gawin. Okay? So, yun po yung pangalawang gusto kong sabihin. Iba pa to sa baptism of the Holy Spirit. Iba to. Filling of the Holy Spirit to. Sa Tagalog, pinupuspos. Hindi natin masyadong ginagawa. Kasi pinupuno, gano'n na lang yung sabihin nun. Pinupuno ka. So, minsan, yung kung ligtas ka, meron kang Holy Spirit, nakatira siya sa'yo. Pero pag karnal kang Kristiyano, nakatira pa rin siya dyan. Kaso, napipighati siya. Ibig sabihin nun, nalulungkot siya. Pero hindi mo magawa yung dapat mo magawa. Ngayon, gusto all-winning ka, wala nangyayari. Diba? Kumakanta ka, choir ka dito, hindi naniniwala yung nangyayari, hindi nabibless. Kasi nga, wala eh. Alam naman nila, hindi naman maayos yung buhay mo. Kanta-kanta ka lang dyan, nagpapakit ka lang, yun lang ang tingin nila sa'yo. Pero pag alam nila, yung buhay mo, naka-align sa kalooban ng Diyos, nabibless yung mga tao. Amen? Okay, so balikan natin 18 at tapos natin 18. So at least nasabi ko yun, okay? So tatlong bagay yung nasabi ko, ha? Yung tunay na baptism of the Holy Ghost, kay si Jesus nagbabaptize lang, si Holy Ghost. Amen? Ay nagliligtas. Yung pangalawang item, yung baptism of water, yung ginawa natin dito, sila noong July, sila last November, di ba? Symbol na yun nangyari sa inyo nung naligtas kayo. Symbol na lang yun. Okay? So again, babalik tayo kay Apollos. Ibig sabihin lang nito, may nung
may mga certain sa pananampalataya at sa katuluan na hindi pa naintindihan ni Apollos. Kahit magaling siya sa ibang bagay, magaling siya, alam niya yung scripture, alam niya interpretation dito, pero itong bagay na to hindi niya alam. So, anong, kaya yung ating preaching no, naalala ko, naka-focus tayo dito kay Apollos na ibig sabihin to, kahit matalino ka na, sino matalino dito? Kailan lang, di ba? Pag napansin ko sa inyo, iba, kinapagalitan ko kasi makukulit, hindi nakikinig. Pero iba, ang ginagawa ko sa iba, pinupuri ko minsan, di ba? Kasi nakikinig. Di ba? So, anong gagawin nyo? Ngayon, napakagaling nyo na. Magyayabang na ba kayo? Anong gagawin nyo? Yun, makinig pa rin. Katulad ni Apollos, exactly. Si Apollos, magaling na siya sa maraming bagay. Kinausap siya ng dalawang tent maker. Ba't siya nakinig dun? Kasi may magandang attitude ni Apollos. Kaya tandaan niyo po yan si Apollos. Kahit hindi yan sikat sa ibang tao, sa akin, sikat yan kasi namangha ako sa ginawa niya. Magaling na siya pero hindi siya nagyabang. And therefore, lalo siyang nadagdagan pa. Hindi siya ganun kasikat dito eh, pero parang nakikita ko siya yung ano, gumagawa in the background. Marami siyang natulungan. Amen? Ganun si Apollos. At pinuri pa siya ni Paul mismo. Eh si Paul eh, talagang ano, diba? So pag binanggit yung pangalan mo ni Paul dun sa isang Ephesians, sabi, Apollos approved of the Lord. Yung sinabi about Apollos, yung binati sila ni Paul. So yun na po yung gusto kong sabihin. Hindi, gusto ko sa 26, sabi, and began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them. Ibig sabihin, Apollos, magaling ka, pero sandali lang, may pag-uusapan tayo. Yan. So, in-expound niya yung salita ng Diyos o yung sabi nito, way of God. Ibig sabihin ito, yung mga kaparaanan ng Diyos. Kung paano yan na-explain, ginagawa, inano siya, tinuruan pa siya. So, kayo magpapaturo kayo. Amen? Ganun dapat. Kaya ngayon, ano nangyari sa kanya? Naging lalo siyang agamit-gamit sa ubasan ng Diyos, so yung sa ministry. So yun na po yun, actually yung dito lang, and he was disposed to pass into Achaia, the brethren and all, exhorting the disciples to receive him, who when he was come helped them much which had believed through grace. So ibig sabihin, si Aquila and Priscilla, kasi sila yung medyo kilala ni Paul, si Apollos magaling din, kaso syempre hindi naman makikinig lahat ng tao agad sa'yo, di ba? So kaya oh, personally hali ako, pastor niyo ako, di ba? Pwede ko bang sabihin agad kahit sino dyan na, kunwari, yung church nyo, alam nyo ba, kailangan ng church nyo, ganito. Makikinig ba agad-agad yun? Hindi agad, eh. Anong kailangan niya? Ko, para pakinggan nila ako. Recommendation. Ang sabi mo? Exactly, di ba? Yan si Ate Jamie nyo, magaling yan, nakikinig yan eh. Isa, kinukumpleto niya na yung sinasabi ko eh. Alam nyo yung sabihin ng recommendation? Pag may nagsabi, kahit mo sa church namin, si pastor, pag may isang missionary na magaling daw, hindi naman namin kilala, makikinig ba kami? Pero pag sinabi ni pastor, na sinabi, kilala ko yan, tapos mag-preach ngayon dito, so, ibig sabihin, makikinig tayo, hindi yung, kasi may mga ibang pastor, medyo may kapansanan eh. Hindi magsasalita dito, di ba? Kung salit na makinig kayo, anong gagawin nyo? Tatawa-tawa pa kayo dyan. Kasi sanay na kayo kay pastor, pogi si pastor, hindi, joke na. Kunwari lang, pogi si pastor, tapos yung guest speaker natin, mukhang, ano, tabingi yung mukha, kunwari. Eh, may mga galing na ganun. Ilala nyo ba yun? Nakita nyo na ba yun? Di ba? Magaling yun, kaso sa Israel din nangyari yun eh. Anyway, magaling talaga, anak ng pastor. So, kailangan mo i-recommend. So, ngayon, ni-recommend dito si Apollo. Saan na nangyari? Nung nirecommend siya, nakatulong lalo siya doon sa mga kapatid na nasa Achaia. Amen? So kaya sabi niya, for he mightily convinced the Jews. Okay? So si Paul, may nawiwin siya mga Hudyo, kaso siguro hindi ganun karami. Ito, ang dami. Hindi naman sinabi marami, pero sabi, mga nakonvince siya yung mga Hudyo. And titigas ng ulo niyan. So isabihin nito, kaya dapat tayo ay maging humble. Amen? Para mas marami kang mas magawa sa Panginoon, hindi yung kontento ka na, ah, queer na ako, okay na ako. Eh, may pwede ka pang gawin, ayaw mo pa, ayaw, hindi mo dadagdagan ba yan?
So, naiintindihan niya sabi ko? So, ganun. Kung matalino ka, hindi ka content kung may nagawa kang isa, dalawa, may nagawa ka, okay na yun. Hindi ganun na matalinong tao, may nagawa ako ngayon, dagdagan ko pa. Buhay pa naman ako, malakas pa naman ako. So, kailangan marami tayong magawa sa Panginoon. Amen? Kasi mamatay din tayo lahat pare-pareho. Sisingilin tayo ng Panginoon, anong nagawa mo? Magbibigay siya ng rewards. Sino maraming rewards sa langit? Neil. Sino maraming rewards sa langit? Mababait. Ano pa? Magsipag. Magsimba. Kung masipag ka magsimba, may sipag ka rin maglingkod. Diba? Ganun lang yan eh. Umpisa yan dito. Progression niya mga bata. Okay? Kaya ginagawa niyo, di ba? Nag-aaral kayo. Pag di kayo nag-aaral, di kayo magiging mabuting sadyante, di kayo magiging mabuting worker, di kayo magiging mabuting magulang, tuloy-tuloy na yan. Eh kung naging mabuti kayong sadyante, mabait kang anak, maayos kang trabahador, pag ikaw na yung boss, maayos kang rin boss. Amen? Ganun yun. Amen? Maayos ka rin tatay. So, sana may natutunan kayo. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ito na yung buhay ni Apollos again for the second time sa church na ito. We pray na kami po'y matuto sa kanyang buhay. Napaka-humble niya, magaling na siya, pinagpala niya na siya, but hindi po siya nakontento doon. Siya po'y naglingkod pa ng mas maayos dahil siya po ay humble enough to take on Panginoon yung may kailangan pang i-correct sa kanya. So we pray na kami po'y kumausap din sa mga batang ito, Panginoon, di sila makontento, maayos pa, kumpara yung aming sarili sa mga immature pa, but rather, Panginoon, we pray na maglilingkod tuloy-tuloy kami sa inyo, Panginoon. Hindi kami lalaking ulo namin, may nagawa lang kaming konti, Panginoon. So, we pray na may pong kapala, Lord, sa inyo. Church, mapatiran dito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.